Kaibigan, napakabuti ang Panginoong Diyos sa iyo ngayong oras na ito, sapagkat inilaan mo ang oras na ito upang pag-aralan natin ang ginintuang kanyang mga salita, na hindi man lang tayo nagsasawang pakinggan, pag-aralan, sapagkat dahil dito pa rin natin natatagpuan ang kapayapaan, kaligayahan, at pag-asa ng kaligtasan. Kaya inaanyahan kita, kaibigan, na iyong masugid na subaybayan ang programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang malalaman mo kung ano ang panukala ng Diyos sa iyong buhay, Kristiyano, at maging karapat dapat ka sa kanyang kalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbe, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Binabati ko lahat ng mga viewers natin, maging saan ka man ngayon, kaibigan. Pagkalooban ka nawa ng ating Panginoong Diyos na mayamang pagpapala ng langit. At kaibigan, nais kong magkaroon ka nito, kopya nito, para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o sa malapit na lugar, sa iyong lugar na Seventh-day Adventist Church. Bukod dito, mayroon tayong downloadable outline na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon, sa iyong care group discussion o class discussion. Saan man lugar ikaw, maaari mong ibahagi ang katotohanan ito na iyong napag-aralan ng oras ng pag-aaral. Kaya napakaganda ang programang ito para sa iyo at para sa atin, ikululugod ng ating Panginoong Diyos. Ang aking mga kasama dito sa studio ay walang iba na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Ito pa rin ang ating director ng Publishing Ministry dito sa North Philippine Union Conference. Walang iba kundi si Pastor Abraham Del Rosario. Kumusta ka, Pastor Abe? Kumusta, Pastor Ray? At nakakalugod na parating magkatandem tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. At alam niyo, mga kapatid, sa mundo ng punong-puno ng karamdaman, sigalot sa buhay, problemang legal, problemang pampamilya, ito ang katugunan po, mga kapatid. Mag-subscribe kayo ng Health and Home, Bookbound. At kayo ay lumapit sa mga agent natin, ang mga literature evangelists na assigned sa mga missions and conferences. May kasama po itong morning devotional. So kayo ay kumuha na para kayo ay ma-bless. Ang isa pa po ay meron tayong Missionary Book of the Year. Itong tinatawag na The Great Controversy. Yeah. Sama-sama tayong magbibigay sa October 14, 2023. At dito ninyo malaman ang mga bagay na may kinalaman sa kahirapan, kaguluhan, pagbabaka, at ang panibagong paglikha ng Panginoon sa buong sanlibutan. At nais kanya na makahanda. Kaya bumili ka, kaibigan ko, at para sa iyo at para sa mga kaibigan mo, para maganap ang lahat ng mga bagay na nakatala sa kasaysayan ng banal na kasulatan. Amen. Maraming salamat, Pastor Abe. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, sa maraming banal, Diyos na makapangirihan, na nagkakaloob ng buhay at pag-asa ng kaligtasan. Narito ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, at buklatin namin ang iyong mga salita. Magbigay nawa sa amin ng karunungan sa pamagitan ng kapangirihan at ministeryo ng Banal na Espiritu upang maintindihan at isakabuhayan dahil sa aming pananampalataya at pag-ibig sa inyo. Maganap nawa ang katwiran ng Panginoong Hesus sa aming buhay. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat ng ating pangsiyam na paksana tayo ay isang lungsod na tinawag na kalituhan. At ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Apokalipsis 17, versikulo 14, ito po sinasabi, makikipagdigma ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. At ang mga kasama niya ay mga tinawag, mga hinirang at tapat. Napakaganda ang ating leksyon ngayon sapagkat ito'y tinatawag na isang lungsod na tinawag na kalituhan. Mayroon palang lungsod, Pastor Abi, na nalilito ka. Lalo-lalo na pagpasok mo sa isang lungsod, walang travel, walang mga pamamaraan na mga sa
traffic traffic lights, traffic warnings, walang-wala yung mga yan. Mm. Ay ito'y napakahirap, magulo. Yeah. Oo. Kaya ganun din ang ating buhay Kristiyano. Mm-mm. Wala ang salita ng Panginoong Diyos na ibinigay para sa atin upang magbigay ng giya ng ating buhay, malilito tayo. Wala tayong maayos na patutunguhan sa ating buhay. Kaya napaganda. Pastor Abe, maganda ang ating leksyon. Baka mayroon kang idadagdag dito na ibig sabihin ng isang lunsod na tinawag na kalituhan. Yeah, ang origin, nag-origin ito sa Babel na kung saan noon ay tinayo ng mga anak ng Diyos. Kasi right after ng flood, para hindi na sila muling matangay ng pagbaha sa buong sanlibutan, ang mga anak ni Noe ay nagtayo sila ng Tower of Babel. At ito ay dahil sa yun ay pagtayo, hindi lamang parangalan ang Panginoon, kundi parangalan ang kanilang sarili. At ito ay direct na defiance sa Panginoon, kasi ang sabi ng Panginoon ay dapat humayo sila at ikalat ang kanilang mga lahi. Then at the same time, nagtuturo ito ng tinatawag na self-sufficiency and self-dependence, yung sobrang pagtitiwala sa sarili. Kaya noong bumaba ang anghel ng Diyos, ginulo ang kanilang mga wika at nagkaroon ng tinatawag na pagkalito. Kalito. O tinatawag na confusion. At dito rin naibatay ang salitang Babylon dahil sa Tower of Babel. Babel. Ibig sabihin, ang Babylon ngayon, kapag tinatalakay, hindi na yung Babylon niya na nakatala sa Old Testament, kundi yung spiritual Babylon na nagtuturo ng kalituhan. Mm-hmm. Lahat ng mga bagay na hindi nasasalig sa Biblia ay malilito ang mga tao, kasi ano bang susundin natin, yung Biblia o tinuturo ng tao? Siyempre, ang batayan natin, Pastor, ay ang salita ng ating Panginoon. Napakaganda, Pastor Rabe, sapagkat ayon sa ating papag-aralan ngayon, ay meron tayong tatlong C na ating pag-aaralan ngayon. Mm-hmm. Ano po itong tatlong C na sinasabi dito, Pastor Abe? Ito yung tatlong C, my friend, ang contrasting two systems, yung nakakalitong mga turo ng dalawang sistema, yung isang iglesyang nagtuturo na nasalig sa Biblia at isang iglesia na nagtuturo na hindi sinusuportahan ng Biblia. Kaya nagkaroon ng contrasting. Magkasalungat. Pagkasalungat. Mm-hmm. Then yung pangalawang letter C natin ay yung come out from Babylon. Ang church natin ay ginagamit ng Panginoon para tawagin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang iglesia. So ang tawag dito ay come out from Babylon. Then yung pangatlong punto natin ay ang Diyos ay tumawag sa nandiyan yung called, chosen, and faithful remnant. Pag sinabing faithful remnant, ito ay kagaya ng pagsunod nung nasa Old Testament, yung nasa New Testament, at sa ating kapanahonan. Sapagkat lahat ng pagsunod ay nakatala dapat dito po sa Biblia, mga kapatid. Anumang hindi tinuturo ng Biblia, ito po ay magtuturo ng kalituhan. Kaya nga po, kung ang Biblia ang batayan, hindi po tayo malilito sa ating aral. So, punta na tayo sa una. Ibig sabihin dito ay contrasting two systems. Magkalaban na dalawang malalakas o makapangyarihan na sistema. Sistema. Na ito'y sa ating leksyon ay tinutukoy na isang syudad na mayroong sistema at yung syudad na walang sistema na ito'y hindi nasasang-ayon sa banal na kasulatan. Na parang ito'y contrasting o kaya magkalaban na dalawang makapangyarihan, ang Diyos at ang demonyo. Demonyo. Si Satanas, ang dragon, ang matandang ahas, at saka ang ating Panginoong Jesus, na siya ang tupa, at siya ang ating tagapagligtas. Yeah. So dalawa, langit at lupa, tama at mali. Yeah. Mayroon pang sinasabi dito na yung dalawang pamamaraan ng pagtuturo ng banal na kasulatan, na mayroong nagtuturo na sang-ayon sa Biblia, may nagtuturo na sang-ayon sa tradisyon o pag-uugali ng mga nagsinauna pang mga panahon. At ito'y nakakalito. Dito sa banal na kasulatan, may sinasabi na ating pinapag-aralan na dalawang babae. Oo. Oh.
Yung dalawang babae ay isang babaeng dalisay at saka isang babaeng haliparot. Ano po ang ibig sabihin ng mga ito, Pastor Abe? Ito ay symbolism ng Apokalipsis, yung dalawang babae, Pastor. May dalawang babae dito. Yung isa ay babae na nadadamtan ng araw. Nang ibig sabihin, ito ay yung kadalisayan ng babae at isang babaeng nadaramtan ng iskarlata. So ito naman ay maruming babae. So kung titingnan natin yung contrasting sistema sa dalawang, ito kasi ay prophecy, Pastor. Kailangan natin titingnan na ito ay propesya. Lahat ng nakatala dito ay may mga symbolism. So ang babae, alam na natin, ay tumutukoy sa iglesia. Okay. May iglesyang malinis at may iglesyang marumi. So babasahin natin, Pastor, doon sa una. Ito yung babaeng dalisay na binabanggit sa Revelation chapter 12 verse 17 at saka chapter 17 verse 14. Basahin natin. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Yung 17 verse 14, itong sinasabi, makikipagdigma ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, at ang mga kasama niya ay mga tinawag, mga hinirang at tapat. Ang dragon na binabanggit dito, Pastor Ray, ay yung walang iba kundi ang demonyo. At ang babae, ito yung iglesia. Binabaka niya ang iglesyang nalabi. Ibig sabihin yung binhi ng iglesia na tumutupad sa utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. The same, bagaman sila ay kakaunti na sumusunod sa pamantayan ng Panginoon, sila yung mga nalabi ng mga sumusunod sa mga salita ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, dinaig sila ng kordero. Bakit sila dinaig? Kasi siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. At yung katangian ng mga ay sila ay mga tapat na mga anak ng Diyos. Doon sa 17 verse 14, sila ay tapat, sabi dito, pinili or mga pili, mga tapat at tinawag. Okay, una ay tinawag, pili at mga tapat. So ito yung mga katangian ng bayan ng ating Panginoon na sila ay dalisay dahil sa katwiran ng ating Panginoong Jesus. So pakibasa mo, Pastor, doon sa Revelation 17 verses 1 to 6, makikita dito natin yung katangian ng babaeng marumi na nakadamit ng iskarlata. Revelation 17 1-6, ito pong sinasabi. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa taniyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig, na sa kanya'y nakiapid ang mga hari sa lupa, at ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may pitong ulo at sampung sungay. 4. Ang babae ay nakadamit ng kulay ube at ng matingkad na pula na gagayakan ng ginto at ng mahahalagang bato at mga perlas, at hawak sa kanyang kamay ang isang kopang ginto na puno ng mga karumaldumal at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga mahalay na babae at ng mga karumaldumal sa lupa. 6. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Nang makita ko siya, ako ay lubhang ng gilalas.
Okay, so ito yung paglalarawan ano ni Juan na Revelador tungkol sa babae, siya ay mapakiapin sa kadahilanan na napahiwalay siya sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Lumihis siya sa katotohanan na dapat yun ang kanyang itunuro at siya ay nakipag-alyansa pa sa mga hari, sa mga pinuno sa lupa at gumawa siya ng kasuklam-suklam at nakapandidiring pakikipag-ugnayan. So binanggit dito na siya ay hiwaga ng dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. So ito yung paglalarawan ng Biblia tungkol sa babaeng malinis at babaeng hindi malinis. At doon kanina, yung babaeng malinis, siya ay, ang sabi dito, meron siyang damit at meron siyang garland na kagaya ng mga bituin, ano po, sa kanyang mga ulo. At siya ay, ang ibig sabihin dito, pinapatnubayan siya ng mga turo ng mga apostol at gayon din ng misyon. Yung isa naman, yung babae na nagagayakan ng ginto at ng mahalagang bato at ng mga perlas, siya, ang babaeng ito, ang iglesyang ito ay nakadepende sa kanyang kayamanan at yung panlabas na kagayakan upang ma-attract niya ang mas maraming mga tagasunod. So ginagamit niya yon. Yung maruming babae naman ay nagdadala, ay yung malinis na babae, nagdadala siya ng katotohanan. Yung maruming babae naman ay, ito ay nagdadala siya ng tradisyon. So, yung totoong iglesia, ang ipinapamalitan niya ay nandito sa Biblia. Yung isa naman, yung maruming iglesia, ang pinapamamalitan niya ay tungkol sa tradisyon, kultura. Mas nangingibabaw yung tradisyon kaysa Biblia. Yung babaeng pinili ng Panginoon, ang kanyang depensa parati ay ang salita ng Diyos. Yun ang authority niya. Pero naman, yung isa, ang kanyang authority, ang soul of authority niya ay yung human reasoning. Basta kaya mong ipagtanggol, kaya mong banggitin, kaya mong salitain, kaya mong laruin yung salita, magiging katwiran yon para sa kanila. Then, yung anak ng Diyos, ang kanyang iglesia, nagtuturo ng tinatawag na kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ito namang isa, itong isang iglesia, nagtuturo siya ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa. Okay, kaya makikita natin yung contrasting system ng dalawang iglesia. Yung isang iglesia, yung babae na malinis, sumusunod siya sa utos ng Diyos. Yung isa naman ay sumusunod siya sa decree o pamantayan ng tao. So makikita mo dito yung pag-compromise. Ano? Yung isa, masunurin sa Diyos. Yung isa ay hindi na siya sumusunod sa Panginoon. Kaya ito ay pakikipag-apig. Anak naman siya dati ng Panginoon, pero nakiapid siya sa mga turong galing sa teaching ng Babylonia. So maliwanag na, Pastor, sa atin na sa totoo nga sa anong nangyari sa ating kapanahunan, na mayroon talagang totoong babae na ito'y nilararawan ng iglesia. Na totoong iglesia na nagtuturo ng ayon lamang dito sa banal na kasulatan. Mayroon namang isang iglesia na nanlilin lang na may tinuturo ding mga katotohanan dito sa Biblia pero hindi kumpleto ang kanyang tinuturong sa lahat ng mga tao. May halong hindi tama. May halong error o kaya panlilin lang. Maaring ito'y isang tradisyon na hindi naman matatagpuan sa banal na kasulatan. At napakahirap dito ay ang iglesyang ito na tinatawag nating haliparot ay nagtuturo ng kaligtasan pero makukuha mo magkakaroon ka ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong sinabi kanina sa pamamagitan ng gawa, hindi pananampalataya. Kaya nga, makikita natin, Pastor Ray, na ang kanyang pang-attract sa mga tao ay kayamanan, posisyon, pagmamayari para maka-attract ng mga followers. Pero hindi niya ma-attract ang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos kasi lihis nga siya sa tinuturo ng Panginoon. Kasi ginagamit siya ng dragon, ang demonyo, ang matandang ahas, ang ama ng lahat ng kasinungalingan, ang demonyo. So kung ano yung sinusunod niya, ay magiging ganun siya. So dinescribe siya ni Apostle Jan na ganun ang kalagayan ng babae na talagang hindi dalisay magturo, hindi patas magturo tungkol sa salita ng ating Panginoon. Ang nakikita ko, Pastor Abby, ay
kung may itatayo ng Panginoong Diyos na katotohanan dito sa Banal na Kasulatan na ituturo ng iglesyang ito na dalisay, kukontrahin nung maling iglesia na nagtayo ang Panginoong Diyos na ang inumin mo ay tubig na malinis. Pero ang sinasabi ng maling iglesia ay pwede na yung alak. Parang ganun ba? Para malito yung tao. Parang yung turo ng Panginoon, ito ang tamang pangilin. Mangilin ka ng araw ng Sabat. Pero ang sabi naman ng isa ay wala na yan. Napako na yan doon sa cross. Di na kailangan mangilin dyan. Ang pangilin yan ay para sa mga Hudyo. Pero tayo ay nagbabasa ng mga isinulat ng mga taong nangingilin ng araw ng Sabat. At ang isa pa, Pastor, ay itinuturo ng Biblia na lahat ng mga sumulat nito ay nangilin sila ng araw ng Sabat. How come ngayon na ang babaeng ito, ang pangilin niya ay araw ng Linggo na hindi nakatala sa Banal na Kasulatan? Then at the same time, nakiapid siya, nagkaroon siya ng kulturang pinagsamang Kristiyanong pananampalataya at paganismong pananampalataya. So ang tawag doon, nagkaroon ng amalgamation ng pananampalataya. So doon nagpatutot siya. Okay, nakiapid siya sa hindi tamang paniniwala. So yung pakikiapid niya, lumihis na siya sa dating pagmamahal niya sa Panginoon. Kasi nung first century talaga ang iglesia noon ay talagang naniniwala sa pag-iingat ng ikaapat na araw, ay ikaapat na utos. Ang ikapitong araw na pagsamba natin sa Panginoon. Nagaling sa ating Panginoong Jesus. Pero hanggang nung dahil magaling nga na politician si Constantine the Great, ay nagpababtay siya para makuha niya ang boto ng Kristiyano, makuha din niya ang boto ng Roman Empire. Okay? So, ng mga Romanong tagasunod niya. So, nagkaroon ng merging ng pagan practice at ng Kristiyanong pananampalataya. Kasi nung first century, ang Kristiyano noon ay Sabbath keeper yan. Pero nung nagpababtays na si Constantine the Great, inimpose niya nung gumawa siya ng decree sa Council of Laodicea na kailangan ng mangilin ng araw ng Linggo, at pagdating ng araw ng Linggo ay dapat bigyan ito ng panahon na wala ng tinatawag na pangkaraniwang trabaho. Diyan dahan-dahan na nakakalimutan natin. Mayroong nga sumulat ng aklat ni si Dr. Mark Finley, The Almost Forgotten Day. Yung Sabbath Day, Pastor. So, makikita mo dito na talagang contrasting na sistema. Yung isa talaga na yung babae na binanggit natin, church, ano? Yung church ay nagtuturo na nakapundasyon sa Biblia. Yung church naman na isa na dinescribe ni John Revelator na patutot, mapakaiapid na iglesia, ay nagtuturo ng tradisyon kaysa yung salita ng ating Panginoon. Nasabi natin kanina, Pastor, na ang iglesyang ito na patutot o kaya maruming iglesya, na nanlilinlang na iglesya, na sinasabi mo kanina na ang turo niya ay ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin, ay kung gagawin mo ito, maliligtas ka. Kasi halimbawa, nagkasala ka, gagawin mo lahat ng magagawa mo para maligtas ka. Kasi sa doktrina nila, as long na meron kang pambayad sa pananalangin. Yung tao kasi, meron silang turo na kapag na makasalanan ka, pupunta ka sa purgatorio. No? Pagkatapos niyan ay ipapanalangin ka. Pwede pang maahon yun mula sa purgatorio at makakapunta doon sa langit na bayan. Merong mga relihiyon, sabi natin, o kaya ibang mga pananampalataya na gano'n na patatawarin ka ng isang kasama mong tao rin na nagkasala at ito yung gawin mo, mapatawad ka na at maliligtas ka na. Yan ay sinasabi na hindi tamang turo ng Banal na Kasulatan. Ang tinuturo ng Banal na Kasulatan ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ng Panginoong Diyos sa pananampalataya natin sa ating Panginoong kasi Jesus. Ang kaligtasan ay hindi mo pwedeng pagpaguran. Dagdagan. Ay, hindi mo rin po pwedeng bayaran. At hindi mo rin po pwedeng suhulan ang Panginoon. Kasi ang kaligtasan, binigay niyang free nung napako si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sino man ang taong tatanggap sa Panginoon,
karumal-dumal ba niyan o ano man ang kanyang pagkakasala sa Diyos, basta tinanggap niya si Kristo, sapat na yon. Di mo na kailangang sabihin pa sa tao yung kasalanan mo. Sabihin mo na lang sa Diyos. Directly, patawarin tayo ng Panginoon, Pastor Ray. So, ang iglesia ang tinutukoy natin na dalisay ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng mga kautusan. Yeah. At malinis ito. Yun nga, maalala ko na ang Panginoon Diyos gumawa ng hangin na langhapin para lumakas ang tao, ang mga anak ng Diyos. Eh, anong ginawa ng kaaway? Ginawa niyang hititin. Sigarilyo para masira ang katawan ng tao. So, kung ang iglesia o kaya babae o iglesia na kinasasangkutan natin ay okay lang yung maninigarilyo at sisirain natin ng katawan, eh, hindi naman masama yun. Masama ito pala. Ito'y magbigay ng hindi magandang kalusugan ng bawat isa. Kaya ang ating iglesia na tinutukoy dito sa Banal na Kasulatan na dalisay na iglesia ay nagtuturo ng magandang pangangatawan. Mm-mm. Ingatan ang pangangatawan. Mm-mm. Ingatan ang pagsunod sa mga kautusan ng Panginoong Diyos na hindi sinasabi mo kanina na hindi humihiwalay yung pang-apat na utos diyan. Yeah, nariyan pa rin yan. Kaya mahalagang mahalaga ito na malaman ng bawat isa sa atin na hindi tayo malinlang sapagkat ang dalisay na iglesia na ilalarawan ng isang babae ay nagtuturo ng salita ng Panginoon. So, nababago ang mga tao doon. Yeah. So, doon naman sa kabila ay palaban yan. Palaban. Palaban. Basta as long na kayang gawan ng pera, maliligtas ang tao sa isang iglesyang ito. Mm-hmm. Pero sa iglesia ng Diyos, hindi mo na kayang gumamit, hindi mo na kailangan gumamit ng pera. Ano? Kasi ito naman talaga ang likas ng bayan ng Diyos, Pastor. Tignan lang natin, pakibasa mo, Pastor, sa Apokalipsis 14:12. Para at least makita natin, ano ba katangian ng bayan ng Panginoon? Mm-hmm. 14:12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ito yung katangian ng mga banal, ano? Sila ay tumutupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesus. So kung gusto natin, mga kapatid, na maging totoo sa ating paglilingkod at pagsamba, ano bang pananampalataya ng Panginoon? Ano ba yung mga utos ng Diyos? So, ang dalisay na babae, ang iglesia, ang kanyang pundasyon ng turo ay ang salita ng Diyos at siya'y masunurin sa utos ng Panginoon at siya din ay isinasakabuhayan niya ang pananampalataya ng ating Panginoon. So, mayroon akong isang basahin dito, Pastor, na ang iglesyang ito na totoo pala na siya nagtuturo at nananampalataya sa ating Panginoong Jesus na dalisay na iglesia ay galit na galit pala ang dragon sa kanya. Oo. Matatagpuan dito sa Apokalipsis 12:17 yung sinasabi, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Mm. So, ibig sabihin, ang iglesyang ito na minamahal ng Panginoong Jesus na tumutupad sa kanyang mga utos ay galit na galit ang kaaway, galit na galit ang dragon. Ang dragon. Kaya kung ikaw ay tumutupad sa kautusan ng Panginoon, galit sa iyo ang dragon. Dragon. Iyong dragon yun ay ang demonyo. Ang demonyo. Eh? Ang matandang ahas. Oo. Ang sinungaling, sabi nga ng Biblia, ang ama ng kasinungalingan. So, alam naman natin na yung ahas na yun ay isa sa mga medium ni Satanas na tumukso kay Adan at saka si Eva. Kasi ang demonyo ang unang nag-violate ng utos ng Diyos, Pastor. Mm. So ayaw niya, galit siya sa mga anak ng Diyos na tumutupad. Ito yung binhi, yung nalabi. Pag sinabing nalabi, ito yung mga natitirang mga lahi ng mga taong tumutupad sa utos ng Diyos. Kasi sa Old Testament time, majority talagang sa mga bayan ng Israel ay commandment keepers sila. Hanggang sa panahon ng mga disipulo at mga apostoles, hanggang sa panahon ng mga Kristiyano, at nung panahon na yon, alam natin na bago ipanganak ang ating Panginoong Jesus, ay ang Israel ay naging captive ng Roman Empire. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Nung napako si Kristo,
yun pa rin ang nangunguna sa panahon ng ating Panginoon hanggang yung influence nito nakarating hanggang sa ating kapanahunan. Okay. So, alam natin yung kasaysayan na kaibigan tungkol dito. Pag so, meron tayong pananggalang, Pastor, tungkol sa ganyan. Pag magturo ka pala ng sabihin mong wala nang kautusan, ay tuwang-tuwa ang diablo. Tuwang-tuwa ang diablo. Siyempre sabihin niya, ay mayroon akong kakampi. Okay, so ito yung tinatawag na Babylon. Okay. So ang Babylon, isang babae na ikinumpara sa isang kaharian na ito ay naging spiritual Babylon na nagtuturo ng nakakalitong turo na hindi nasalig sa banal na kasunatan, Pastor. Oo. So pakibasa mo nga, Pastor, yung pananggalang natin sa Efeso chapter 6 verse 10. Ito naman yung ating kalasag kapag nandyan ang dablo. Ay sino ba naman tayo, mga kapatid, na ating kakalabanin ang pinakamakapangyarihang anghel na nilikha ng Panginoon na nagkasala at yun ang kalaban natin. Pero meron tayong pananggalang sa Efeso kapitulo 6 versikulo 10. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Yeah, kasi madadaig natin, Pastor, ang demonyo sa pamamagitan ni Kristo. Kasi bakit? Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mm. Kaya nga, yung Kanyang mga anak na tapat, okay? Yung Kanyang mga pinili, tapat na mga anak ng Diyos, ay ito ay magtatagumpay dahil sa gagawin ng Panginoon sa kanilang buhay. So ngayon, Pastor, ay pupunta tayo sa pangalawang paksa, yung second letter C, yung come out from Babylon. Natapos na natin yung contrasting two system. Okay? Natapos na natin yon. So, titignan natin dito ngayon. So, ang background nito, Pastor, yung Babylon, kung bakit come out of Babylon, nasabi na natin yung background nito. At least, bigyan natin sila ng background. Babasahin natin ang Genesis, Pastor. Bakit binansagang Babylon ang iglesyang ito? Kasi, alam natin nung unang panahon na ang bansang Israel ay naging captive ng Babylon Empire sa pangunguna po ni Nebuchadnezzar. Ngunit nung si Cyrus the Great ay kanyang binaka ang Babylonia, ay muling pinalaya ang bayan ng Diyos at sila ay nakauwi doon sa kanilang bayan, mga patid. Mm-hmm. Okay, pakibasa po, Pastor. Verses 1-4 and 9. Noon ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at sila'y tumira doon. At sinabi nila sa isa't isa, halikayo, tayo'y gawa ng mga tisa at ating lutiing mabuti. At ang kanilang bato ay tisa at alketran ang kanilang semento. Sinabi nila, halikayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo ay magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. 5. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang tore na tinayo ng mga anak ng mga tao. 6. At sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo, sila'y iisang bayan at may isang wika. At ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. At ngayon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Verse 9, sabi dito, kaya't ang ipangalan dito ay Babel, sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay ikinalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. So dito hinango, Pastor, yung pangalang Babylon, ano? Babel. Na ito ay simbolo ng, nabanggit ko na kanina, self-sufficiency, self-preservation, at hindi na sila dumepende sa ating Panginoon. Mapagmalaki. Mapagmalaki at mapagmataas. Mm. At ito naman ang ginamit na simbolismo sa Revelation chapter 17 ano and chapter 18 na binabanggit dito sa verse 4 ay come out of her my people. So napakahalaga ito na ating makita
na ang iglesyang ito, kung titignan natin, Pastor, doon sa Revelation chapter 14, verse 8, mapapansin natin dito yung kanyang katangian. Titignan natin na, Pastor, ang sabi po sa verse 8, pakibasa po ninyo. Apokalipsis 14:8, ito pong sinasabi, at isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Oh, so ito yung spiritual Babylon. Mm-hmm. So ang description ni Juan Revelador ay naguho ang dakilang Babylonia. Hindi na ito yung Babylonia noong panahon ni Daniel. Hindi na rin itong ito, Babel. Kasi kung yan pa rin yung Babylonia ngayon, ano pang magagawa ng dakilang Babylonia noon sa ating kapanahonan? So, kapag binabanggit ang Babylonia sa Apokalipsis, ito ay spiritual Babylon na nagtuturo ng mga bagay na hindi kaalinsunod sa ating Panginoon. Hmm. Alam natin na ang Kingdom of Babylon sa Old Testament ay laban sa kalooban ng Panginoon. Gumawa siya ng dakilang ribulto sa kapatagan ng Dura. At pinilit niyang sambahin siya sa pamamagitan ng gintong ginawa niya sa kapatagan ng Dura. At merong tatlong anak ng Diyos na matayog na hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan. And that is why ginagamit pa rin ang Babylonia sa Bagong Tipan bilang isang sistemang relihiyon na hindi sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Nang description dito, Pastor, sa verse 8 ay naguho, sabi niya, ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikipapid. So, ito ay futuristic ito. Ano yung mga application nito? So, tayo ay dapat maingat sa tungkol sa pag-aaral, lalong-lalo na sa aklat ng Apokalipsis. Kasi ito ay mga prophecy, isang prophetic book na kailangan ng masinsinang pag-aaral at malalim na pag-aaral. So, napag-aralan natin, Pastor, na ibig sabihin ang Babylonian ito ay yung maling iglesia na ikinakatawan ng isang babae. Na ang katangian ng maling iglesia ay itinuturo niya na ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Saka nakikiapid siya. Ano ba yung salitang nakikiapid? Ang pakikiapid niya dito ay simbolo ng pagtuturo ng mga maling mga turo. Yun ang pakikiapid. Ang pakikiapid niya ay nagtuturo siya ng mga doktrinang wala dito sa banal na kasulatan. Nagtuturo siya ng mga tradisyon at mga practices na hindi itinuturo sa banal na kasulatan. Yun ang binabanggit na pakikiapid ng ating Panginoon, ng Babylonia. Pakibasa mo pa, Pastor, doon sa chapter 17, verse 1, 2, and 15. Ito yung sabi. Apokalipsis 17, 1, 2. Sabi ni 2 and 15, yung sinasabi. At dumating ang isa pitong anghel na may pitong mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa tanyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Verse 2, na sa kanya'y nakiapid ang mga hari sa lupa at ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Verse 15, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng mahalay na babae ay mga bayan, napakaraming tao, mga bansa, at mga wika. So yung patutot na babae dito na binabanggit, Pastor, ay nakaupo sa maraming tubig. Ang application niyan ay nasa verse 15, ay siya ay kanyang dinaya ang mga bansa, sabi dito, mga bayan, karamihan, mga bansa, at mga wika. Kasi nalango siya sa kapangyarihan, nalango siya sa kayamanan, nalango siya sa authority, na tilabagang maging ang authority ng ating Panginoon ay nais niyang kunin. Ha? At nais niyang hindi lang pantayan, kukunin niya ang kapangyarihan. Behind that ay ang demonyo. Kasi nais ng demonyo na kunin yung kapangyarihan sa Diyos, maghahari siya hindi lamang sa sanlibutan, kundi sa buong San Sinukob. At nililin lang niya ang mga sekta ng relihiyon
na hindi na sumusunod sa utos ng Diyos at ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus, Pastor. Kaya nga, ang tawag dyan ay pakikiapid o pagpapatutot na binabanggit. Oo. Then, mapapansin natin na meron siyang mga corrupt practices, Pastor. Basahin mo nga doon sa Mateo chapter 15, verse 9, kung ano itong binabanggit ng banal na kasulatan. Mateo 15, verse 9, sabi dito, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Mm-hmm. Oh. So, nakakatakot ito. Mm-hmm. Ito ay nagtuturo sila ng mga alituntunin ng tao kaysa na yung turo ng ating Panginoong Diyos. Mm-hmm. So, yan ay mga corrupt practices na pinangingibabawan nila ang turo ng Panginoon kaysa turo ng sanlibutan. Okay? So, sa Revelation 18 verses 2 to 4, tingnan nga natin kung ano itong mga prophetic idea galing kay Juan Revelador. At siya ay sumigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babilonya. Ito'y naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal, at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon, sapagkat lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng galit ng kanyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya, at ang mga nangangalakal sa lupa ay yumaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Okay, napakapanganib to, no? Mm-hmm. So, grabe. Pero dinescribe na bumagsak na ito sa kanyang espiritual na kalagayan. Ano? Bakit siya bumagsak sa kanyang espiritual na kalagayan? Ay dahil naging tahanan siya ng mga demonyo. Then ano pa ang sinabi niya? Ay dahil sa kakulangan ng espiritong, may espiritu siya ng karumal-dumal. At kakulangan ng bawat kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam. Ay talagang maruming iglesia ito. Oo. Na nagtuturo ng panlilinlang sa mga tao. Hindi nakapagbabago ng buhay ito, Pastor, o kaibigan. Ang nakakatakot diyan, mga kapatid, ay mga kasuklam-suklam na turo na unbiblical talaga. Na hindi naman ginawa ng mga alagad, hindi tinuro maging sa lumang tipan at bagong tipan. Iyan yung talagang ebidensya na dito dapat tayo para hindi tayo magtuturo ng mga karumal-dumal na turo kasi turo na ng demonyo yan. Kung lahat ng mga bagay na labas sa banal na kasulatan at hindi sinusuportahan ng banal na kasulatan ay mga karumal-dumal na mga turo at mga tradisyon. Tinawag ang Panginoon na ng Panginoong Hesus na siya ay isang nagsasalita ng blasphemy. Oo, pamumusong yan. Pamumusong yan. Oo. Isang karumaldumal sa Panginoon yan. Oo. Na ikaw, mismong tao ka, oo, ay nagpapatawad ka ng kasalanan ng Panginoong Diyos na kasalanan ng tao. Kasi siya lang ang dapat magpatawad. Siya lang dapat ang magpapatawad. Pero kinukuha mo yung prerogative o kapangyarihan ng Panginoon para patawarin mo yung kasalanan ng tao sa kasalanan na sa Panginoong Diyos. Kaya ang tawag yan ng panalangin. Corrupt practices. Ito yung mga ginagawa nila sa mga iba't ibang lugar na mga confessionals, mga kapatid. Ang isa pa dito, my friend, doon sa pag-aralan natin, naging sentro ng idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pakibasa mo, kaibigan, sa Jeremiah 51, sitas na 47. 51 verse 47, ito pong sinasabi, kaya't narito ang mga araw ay dumarating na aking parurusahan ang mga larawang inanyuhan ng Babilonya, ang kanyang buong lupain at mapapahiya, at ang lahat nang mapapatay sa kanya ay bubulagta sa gitna niya. Okay, napansin na, delikado ito, no? So, itong Babylonia na naging center ng idolatry ay hahatulan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. So, alam na natin na ang pagsamba ng Diyos-Diyosan ay direct na violation sa ating Panginoon. Ang tawag dyan ay yung isa pang turo ay yung veneration. Okay? Uh-huh. Yung pagsamba sa mga santo at mga santita ay hindi
sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Kasi nasa sampung utos yan, labag Pastor. Yan, no? Labag sa yan. Utos. Sige, pangalawa. Kaya pala ito sinasabi, Pastor, doon sa pang-apat na sinasabi dito sa verse 4, sa Apokalipsis 18, verse 4, sinasabi dito na kaya pala tinatawag ng Panginoon na come out, lumabas, kahit narito lumabas sa verse 4, sabi dito, sa kanya, bayan ko. At narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Napakagandang hamon ito na tawag ng Panginoong Diyos mula sa langit na ginagamit niya ang mga tao na palabasin ang mga tao doon sa iglesia niyan. Oo. Maraming iglesia na maraming tapat na anak ng Diyos sa mga iglesia. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, lumabas kayo sa kanya. Iba't ibang iglesia. Bayan ko. Yan. Magkakaibang iglesia yan na nangingilin ng hindi tamang pangilin na nakatala sa banal na kasulatan. And by the way, Pastor, ang lesson dito sa pag-aaral natin, kung titignan natin ang Jeremiah chapter 50 and 51, dito prinidik ng Panginoon yung pagbagsak ng Babylonia sa pamamagitan ng Medes and Persia. Mm-hmm. Na ginamit ng Panginoon ang Persian Empire para sirain ang pagsamba ng Babylonia sa mga diyos-diyosan. Oh. Alam natin na si Marduk, yung kanyang templo, yung temple ng Marduk, ano, nandoon yung naglalakihang mga ribulto. Mm-hmm. So ang Babylonia ay sentro ng pagsamba sa diyos-diyosan. At ang Babyloniang espiritual na binabanggit sa Apokalipsis ay sumasamba sila sa mga diyos-diyosan na karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. So, di natin babanggitin yung mga sekta ng relihiyon kasi mga kaibigan natin yon, mga kapatid. Oo. So, ngayon, papasok tayo, Pastor, sa pangatlong paksa na yung called, chosen, faithful remnant. Napatapos na natin yung contrasting sa system ano ng dalawang relihiyon. Ngayon naman, pinag-usapan natin yung panawagan ng Panginoon, come out of her, my people, come out from Babylon. Ngayon, titingnan natin yung next na letter C, yung called, chosen, faithful remnant. So, nabasa mo na yung Pastor sa Revelation chapter 17, verse 14, na ang mga remnant ay tumutupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesus. So yung makikita natin dito, ang mga remnant ay nagtitiwala sa Diyos, Pastor. Oo, tama. Pero ang spiritual Babylon nagtitiwala sa makataong kapangyarihan. Oo, oo. Ang remnant ay nakadepende siya sa salita ng Diyos. Tama. Pero ang spiritual Babylon ay nakadepende sa turo ng mga tao. Tradisyon. So ang nalabi ay nakadepende sa grasya ng Panginoon. Pero ang spiritual Babylon nakadepende siya sa mga traditions at mga kultura at mga gawa. So, yan ay makikita natin na ang mga pinili, ang mga tinawag, mga pinili na mga faithful na nalabi ay tumutupad ng utos ng Diyos at ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesus. So, ang commitment natin na, mga kapatid, ang commitment ng Panginoon sa atin kapag tayo ay nagtatapat, mababasa natin, Pastor, sa Mateo chapter 16, verse 18. Tingnan natin yung commitment ng Panginoon sa mga nagtatapat. Mateo 16, verse 18. Sabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ito yung promise ng Panginoon. Siya ang, si Kristo ang nagtayo ng iglesia. Paano niya itinayo ito? Ay simula pa noong dun sa Genesis hanggang sa panahon ng New Testament. Yung iglesyang yon na tumutupad sa utos ng Diyos at ng pananampalataya ng Panginoon. At ang promise niya sa atin ay maging ang Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kasi bakit? Siya ang Panginoon ng mga Panginoon at mga hari ng mga hari. So, may example dito, Pastor, na ang pundasyon ng bayan ng Diyos ay ang kanyang salita. Oh. Okay?
Ang pundasyon ng bayan ng Diyos ay nananalig sila sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mm-hmm. So, ang halimbawa dito, nabanggit natin sa Daniel chapter 3 kanina, na si Meshach, Shadrach, at Abednego, nung gumawa si King Nebuchadnezzar ng lantay na ginto sa kapatagan ng dura, tumayong matatag ang dalawang ito, kahit ay tatlong ito, kahit na sila ay mga gobernador sa isa sa mga lalawigan ng Babylonia, hindi nila ipinagpalit ang kanilang katapatan sa Panginoon. Kahit mawalan sila ng posisyon, kahit igatong sila sa apoy, ang mahalaga sa kanila ay sila'y tumatayong matatag bilang nalabing tagasunod sa utos at pananampalataya ng ating Panginoon. Napakaliwanag, Pastor, ang ating napag-aralan ngayon. Matatapos na tayo na huwag nating kalimutan ang tatlong bagay na ito, na tatlong C, yung contrasting two systems, dalawang magkasalungat na sistema, turo ng banal na kasulatan sa Biblia, at turo ng tao, na ito'y nakakalito at walang pag-asa ng kaligtasan ito. Hindi nakapagbabago ito. Yeah. Pero doon, dito sa may turo ng banal na kasulatan, isang iglesia na nagtuturo ng tama, totoo, tuwid, at nagbibigay ng pagbabago ng buhay at may katapatan, paglilingkod, at may pag-asa ng kaligtasan ito. Amen. Yung pangalawa ay come out from Babylon, lalabas yung mga taong mga iyan na sila'y nananatili doon sapagkat ang kaligtasang iyan ay hindi matatagpuan sa kanya. Yeah. Dahil sabi ng Panginoon ay kanyang dudurugin. Mm-hmm. Dahil ito'y nagtuturo ng mali at hindi tamang pamamaraan ng kaligtasan. Yeah, yeah, so. At ang pangatlo ay called, chosen, and faithful remnant. Ito yung mga tinawag ng Panginoong Diyos. Amen. Ang iglesyang ito na nalalabi upang ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos at magbabago at may pag-asa ng kaligtasan. Maraming salamat, kaibigan, na patuloy kang susubaybay sa programang ito, oras na pag-aaral. At bago tayo magtapos at tingin natin ang panalangin kay Pastor Abe, tayo makakarinig ng isang awitin. Sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya.
sa kanya. Ikaw, ako, tayong lahat ay isa sa kanya. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papuwin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya sa ating Diyos Ama. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O dakila naming Diyos, salamat po na sa magitan ng tala ng mga aklat na isinulat ni San Juan Revelador sa aklat ng propesya ng Apokalipsis, na pag-alaman namin na mayroong isang mabuting iglesia na napakadalisay at isang iglesyang napakarumi na lumilito sa isipan, nagtuturo ng kalituhan, pagsambang hindi naaayon sa banal na kasulatan, at hindi po ninyo itinuturo maging sa inyong sampung utos. Ito ay panawagan sa lahat ng aming mga viewers na dapat mapag-aralan nila, mapakinggan nila, masunod nila ang pamantayan ng banal na kasulatan upang magkagayoy, magtamo sila ng buhay na walang hanggan. Salamat po na pagpapalain ang aming mga viewers sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kanilang familya, at sa kanilang pangarap na makapanahan dyan sa langit na bayan. Tawagan ninyo sila, Panginoon, mula sa magkakaibang mga iglesia upang sila ay pumasok sa isang nalabing iglesia na tumutupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ng aming Panginoong Hesus. Yes, Lord. Salamat po na patuloy na pagpalain po ang programang ito, gayon din po ang Hope Channel North Philippines bilang tanglaw sa sanlibutan upang kung magkagayoy, marami pong tatanggap kay Kristo at sila po ay magmamana ng buhay na walang hanggang. Patawad po sa mga pagkukulang at salamat din sa katugunan ng aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan. Ako'y patuloy na nag-aanyaya sa iyo na patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.